Parang fairy tale ang pagbubukas ng pelikula kung saan pinag-uusapan ng tagapagsalaysay ang tungkol sa isang dalagang nagngangalang Mary Josephine na ipinanganak at lumaki sa isang kumbento. Siya ay isang mapaghimagsik na malayang espiritu na madalas na nagiging sanhi ng kaguluhan para sa mga madre ngunit higit sa lahat ang abos. Sa France, ang kanyang ama na si King Louis Ziv ay naghahanda na magbigay ng talumpati sa mga mamamayang Pranses ngunit pinaputok ng isang asasin ang kanyang sandata kay Louis. Siya ay tinamaan ngunit hindi nasaktan habang ang lalaki ay nahuli sa takot para sa kanyang sariling kamatayan. Louis, ay sinabi ni Dr. Labarde na mayroong isang espesyal na nilalang sa ilalim ng tubig, na nagtataglay ng mga mahiwagang kapangyarihan na maaring magbigay sa kanya ng imortalidad. Ipinatawag ni Haring Louis ang isang grupo ng mangingisda na pinamumunuan ni Kapitan Eve. Nakatagpo nila ang nilalang na isang sirena at nagpatuloy sa paghuli sa kanya gamit ang isang lambat na huli din ang kanyang asawa at sinubukang labanan ang mga mangingisda. Ngunit hinayaan lang siya ng kapitan na si Eve na bumalik sa karagatan bago bumalik sa France. Sinabi ni Labarde kay Louis na ang pamamaraan para gawin siyang walang kamatayan ay ginagawa sa panahon ng eclipse, at kinabibilangan ng pagputol ng organ ng sirena. Ang tanging laban dito ay si Father Francois Lachaise. Ayon sa kahilingan ng hari, si Lachaise ay nagpadala ng mensahe sa kumbento kung saan nakatira si Marie, at ang abes ay sabik na maalis siya. Si Lachaise ay naglalakbay sa kumbento upang ibalik ang batang babae kasama ang isang crew na nagbibigay sa kanya ng impresyon na siya ay naglalakbay upang tumugtog ng musika sa Versailles. Dumating doon si Marie at namangha siya sa ganda ng syudad at nakipagkaibigan siya sa isang utusan na nagngangalang Mag-ali. Ngunit ang lahat na hindi nakakaalam na siya ay anak ng hari ay tumitingin sa kanya bilang isang karaniwang tagalabas. Kinaumagahan ay nakipagkita si Louis kay Jean-Michel Lintilap na anak ng isang mayamang baron. Sinabi ni Lintilap kay Louis na ang kanyang ama ay may malubhang sakit at handa ng pumanaw. Tinalakay ni Louis kay Lachaise na si Lintilap ay nangangahulugang magmana ng kayamanan at ang pagpasa sa titulo ng kanyang ama ay makikinabang sa lahat. Habang naglalakad kasama si Mag-ali ay napansin ni Marie ang iba na nakatingin sa kanya, pumunta sila sa isang fountain, kung saan siya nakakita. Si Eve ay tinamaan sa unang pagkakataon. Nang dumating si Louis at ang kanyang mga tauhan, nawala ng balanse si Marie at nahulog sa fountain. Hinila siya ni Lintilap palabas at nakilala niya ang kanyang ama sa unang pagkakataon, ngunit hindi pa rin ito sinasabi sa kanya ang kanyang kaugnayan sa kanya. Pansamantala, nakatakdang mag-practice ng musika si Marie dahil isa ito sa kanyang kakayahan at dinala ng mga lalaki ang sirena sa isang silid sa ilalim ng kastilyo. Nalaman ni Louis na siya ay nalulungkot at malungkot pagkatapos na mawalay sa kanyang asawa at inutusan niya ang mga lalaki na pagalingin siya upang ang pamamaraan ay matuloy ng walang sagabal. Maya-maya, habang sinusubukang mag-practice ni Marie sa kwarto niya, nakaramdam siya ng panginginig ng boses sa kanyang alpa at sinusundan ang ingay na kanyang naririnig. Dinala siya nito sa silid kung saan iniingatan ang sirena. Nakilala niya ang sirena at natigilan siya. Dumaan si Eve para saluhin siya ngunit sinabi ni Marie na ang sirena ay gumagawa ng ilang uri ng musikal na ingay na sinasabayan niya sa pagtugtog ng kanyang violin. Kinabukasan, tumugtog ng musika si Marie kasama ang royal troop bago siya tinulungan ni Mag-ali na maghanda para sa isang bola mamaya sa hapong iyon. Lahat ay humanga sa kagandahan ni Marie, at kasama niya sa sayaw si Louis sa harap ng lahat. Maya-maya'y, nakita niya siya sa labas nagpinta ng larawan ng kanyang yumaong asawa. At sinabi niya kay Marie na naaalala siya nito. Hinirang ni Louis si Lintilap na may titulong duke at kalaunan ay nagdaos ng hapunan sa kanyang karangalan. Pinag-usapan ni Eve at ng kanyang mga tripulante ang kanilang kwento ng paglalayag upang makuha ang sirena kung saan binitawan ni Lintilap ang mga mapanlinlang na komento na nagudyok sa kanya na bumawi ng higit pang mga komento na nakakasakit sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, binisita muli ni Marie ang sirena at lumubog sa ilalim ng tubig para mapalapit sa kanya. Maya-maya, isinama ni Eve si Marie para sumakay sa mga kabayo ngunit nalaglag ito at nabalian ng husto ang braso. Sinabi ni Labarde na kailangang putulin ang braso para maiwasan ang impeksyon kahit na iniisip ng lahat na may ibang paraan. Kinalaunan, dinala ni Eve si Marie kasama si Mag-ali para makita ang sirena at inilagay sa tubig at ginamit ng sirena ang kanyang kapangyarihan para ganap na pagalingin ang braso ni Marie. Namangha sila sa tunay na kapangyarihan ng sirena.
Matapos makita kung paano gumaling ang braso ni Marie, ipinapalagay niya na dinala ni Luis ang sirena sa France para pagalingin ang mga mamamayan mula sa mga sakit ngunit sinabi sa kanya na ang sirena ay para sa layunin lamang ng hari at siya ay naglalakad sa paligid ng patio kasama si Eve. Inayos ni Luis na pakasalan ni Lintilak si Marie para makasalo sila sa yaman ni Lintilak. Pinatawag nila Shay si Marie pagkatapos niyang makasama ang sirena, na nag-swimming na kasama niya nililinis ni Luis si Marie tungkol sa pagiging ama nito at pagkatapos ay sinabi sa kanya na gusto niyang pakasalan niya si Lintilak. Tumanggi siya at tumakbong umiiyak at naiwan si Luis na nagsisisi binisita nila Shay ang sirena at nakipag-usap ito sa kanya ng telepathically na pagtanto na siya ay isang buhay na nilalang na may damdamin. Hinarap niya si Lebardi tungkol sa pagpatay sa kanya upang matupad ang mga kagustuhan ng hari. Ngunit ganap na plano ni Lebardi na magpatuloy kahit na ano paman. Dinadala nila Shays ang kanyang mga reklamo kay Luis, na ayaw ding magbago ng isip. Samantala, pumunta si Marie upang makita ang sirena at ipinakita niya sa kanya ang isang pangitain na si Eve ang kukuha sa kanya. Inilagay ni Eve ang larawan ng pamamaraan sa ilalim ng pinto ni Marie na nag-aalerto sa kanya sa tunay na plano ng hari para sa sirena. Ibinasura niya ang mga instrumentong pangmusika at pagkatapos ay hinarap si Luis sa kanyang mga plano. Sabi niya na papakasalan niya si Lintilak kung pakakawalan niya ang sirena. Ngunit tumanggi siyang igalang ang kanyang mga kagustuhan. Habang naghahanda ang lahat para sa kasal, pumunta sila Shays sa kwarto ni Marie para tahimik na dalhin siya para iligtas ang sirena. Pumunta ang dalawa sa chamber, kung saan sinusubukan din ni Eve na ilabas ang sirena. Bagamat pinaalalahanan siya ni Marie kung paano niya nakuha ang sirena, siya ay nakatuon sa pagpapalaya sa kanya. Sila ay natagpuan ni Lebardi at isa pang gun ngunit nilalabanan nila ang mga ito upang bigyan ng oras ang sirena na makatakas. Binaril ni Lebardi si Eve na nahulog sa tubig at hinihila ng sirena si Eve habang lumalangoy siya. Nahuli si Marie kay Lebardi sa umiikot na gulong na humihila sa kanya sa ilalim ng tubig. Siya ay pumunta sa gilid ng cliff at nakita si Eve na okay. Dumating si Luis at ang kanyang mga tauhan, at naghanda na barilin ang sirena para isagawa ang pamamaraan, ngunit binigyan ni Marie si Luis ng pagpipilian na iligtas ang kanyang sariling buhay o ang kanyang anak na babae. Tumalon siya mula sa bangin at tumama sa tubig ng malakas upang masugatan siya ng husto. Sinunggaban ng sirena si Marie at walang choice si Luis kundi sabihan ang mga tauhan niya na tumindig gamit ang kanilang mga ripple para buhayin ang sirena si Marie. Lumalangoy sila ni Eve papunta sa bangka niya habang pinapanood sila ni Luis na umalis at sa wakas ay lumangoy na ang sirena pauwi. Sabi nila Shays kay Luis, isa na siyang dakilang hari at dakilang tao. Naglayag sina Marie at Eve upang hanapin ang lungsod ng Atlantis upang muling makasama ni Marie ang sirena at dinala niya ito sa ilalim ng tubig upang makita ang lungsod ng malapitan.